Kaya sinamahal ko lang. Umuwi ka na. Uuwi ako, paghanda na ako. Kaya yata yung tinatatakot. Paano ko nahanap na ng mga tao ni Emily si Hugo? Madam! Madam! Ano nangyari sa inyo? Mawag si Kenneth. Sa ospital ng mama. Pang heart attack. I'm sorry. Kita ba kayo ni Katerina? Nag-usap. Natatakot ka ba na baka magsumbong sa akin si Katerina? Baka sabihin niya sa akin binubugbog at sinasaktan mo siya. Sinabi niya yun sa'yo? Pag nalaman ko sinasaktan mo si Katerina, sisiguraduhin ko sa'yo na gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kinakawa niyo dito ang dalawa? Di pa kayo natutulog? Dad, di pa ako makatulog eh. Iniisip ko po kasi si Mamo. Ano nga nangyayari kay Doña Margaret? Hindi mo sinabi ni Ethan kay Daniel? Ito nga ho, Dad. Sasabihin ko pa lang po sana kay Daniel. Inatake si Mama. Nasa ospital. Sabi naman ng doktor, stable na yung condition na. Mabuti naman ho. Daniel, gusto kong makita ng Mama. Baka pwedeng dalawin mo siya. Bakit mo pinaabot sa ganito, Marga? Dahil ba sa iyong posisyon? Dahil ba sa iyong pride? Dahil ba sa kayamanan, sa kapangyarihan? Margaret, hindi yun ang magbibigay sa'yo ng kaligayaan, katahimikan, kapayapaan. Hindi yun, Margaret. Margaret, tigilan mo na ang kahahabol sa mga bagay na hindi naman magpapaligaya sa'yo. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Welcome back, Mamu! I'm so happy you're back. Welcome back. Thank you. Welcome back, po. Salamat, mga apo. You do not know how much this means to me. Sa'yo, Marco. Maraming salamat sa muling pagtanggap mo sa akin. Akala ko, tuluyan mo na akong tatalikuran. Ma, alam mo namang mahal na mahal kita. At hindi ko magagawa sa inyo. Tama ang pagbalik mo. Mag-birthday si Marco. Papla na kami mag-party. Good. Daniel, umuwi na ang mama. Mabuti naman po maayos na pakiramdam niyo, Doña Margaret. Pwede mo rin naman akong tawagin, Mamo. Sige. Marami pa akong gagawin sa opisina. Daniel, sandali lang. Pwede ba tayong mag-usap? Sa ano lang mo, Doña Margaret? Nagpahinga na lang po muna kayo. Ay, maligaya, ako'y
and gentlemen, let us all welcome Mr. Marco Montenegro. Thank you so much, Bong. Magandang gabi, friends, relatives, and associates. It's wonderful to see you here. Alam niyo, mga kaibigan, matagal niyo nang kilala itong pamilyang ito, ang pamilya Montenegro. Pero meron kayong hindi alam. Noong ako'y medyo bata pa, nagkaroon ako ng anak. And kailan ko lang nalaman? And I want him to join me on stage. Ladies and gentlemen, Daniel Guidotti. Panganay, my firstborn, Daniel Guidotti. Daniel, meron kang gustong sabihin? Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko, halos lahat kayo nagulat nung sinabi mo ni Sir Marco na anak niya ako. Dahil ganun din po ako nung nalaman na ang matagal ko nang hinahanap na ama ay si Marco Montenegro po pala. Pero mas nagulat po ako ngayon dahil tinawag niya ako dito sa stage upang ipakilala sa inyong lahat na bilang isang anak niya. Nais ko po sanang malaman niyo na susumikapin ko na maging isang mabuting anak at tutulungan ko po kayong itaguyod ang inyong pangalan. Pinabati ko kayo na maligayang kaarawan. Aking papa. Doña Margaret. Nakuha mo nang tawagin si Marco na papa. Hindi mo pa ba kayang tawagin akong mamo? Pasensya na po. Excuse me. Daniel, huwag mo naman akong talikuran kasi baka sabihin ng mga tao hindi tayo magkasundo. Daniel, ako na lumalapit sa'yo. Sana mapatawad niyo ako. Humingi na po ba kayo ng kapatawaran sa mami ko? Kapag humingi na po kayo ng kapatawaran sa kanya, napapatawad ko na rin po kayo. Excuse me. Emily. Emily. Nanalo ka na, Marco. Nakuha mo ng loob ni Daniel. Bakit ka nagagalit?
Hindi ba yun naman talagang layunin ko nung pinatira ko si Daniel dito? Tanda mo, Emily. Wala akong nilihim sa'yo. Pero wala sa usapan natin ang manatiling siya dito. Pwede naman siya bumalik sa'yo eh. Hindi ko siya pinipigilan. Hindi na nga eh! Ayaw na nga bumalik! Yun ang problema! Nahuli mo na ang loob niya! Inagaw mo na si Daniel sa akin! Hindi ko siya inagaw sa'yo! Eh, yun ang nangyari! Ito na nga ba? Ito yung sinasabi ko matagal ko na pinatatakutan eh. Kaya hindi ko inaamin sa inyo nung nagdadalang tao ako sa loob ng kulungan. Dahil alam ko, aagawin lang ninyo at lalayo ninyo sa akin ang anak ko. At eto na ginagawa na ninyo ngayon. Ano? Masaya ka na, Marco, ha? Nakuha mo na gusto mo. Inagaw mo na si Daniel sa akin. Sandali, paulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang ako. Nawawala ng anak. Paulit-ulit! Tama na. Tama na. Emily. Hindi ko kukunin si Daniel sa'yo. Tanda mo ito, Emily. Hindi ko agawin ang anak mo. Hindi ko ilalayo ang anak natin. Emily, tandaan mo yan. Giliw ko, sadyang siya lang ang iyong mahal. Asa sa party, Marco. Iwan mo na ako dito. Para mo nang awa. Iwan mo na ako. Ethan, bakit ang tagal mo nawala? Hindi po mo nakikita ang regalo? Ito lang naman pala eh. Alam mo ba kung ano to? Susi ng kotse. Hindi ako tanga! Alam kong susi to ng kotse. Kaninong kotse, ha? Ethan, hindi ko alam. Kay Daniel! Nahanap ko sa ilalim ng kama! Anong ginagawa ni Daniel dito, ha? Nathan, wala. Nagtataksilan mo, Katrina? Ganun ba? Nathan, ha? Hindi. Wala sa kayo nagtalik sa kama? Ha? Nathan, hindi. Wala namamagitan sa... Niloloko mo ako, eh! Manloloko ka! Hindi mo binibigay sa akin sarili mo, pero kay Daniel. Kay Daniel, binibigay mo! Pinipendeho mo ako, eh! Pinipendeho mo ako! Katrina! Thank you.
Katarina! Wala kang matataguan, Katarina. Lumabas ka na! Nathan! Lumabas ka! Nathan! Nathan, anong nangyayari? Iwan niyo na ako, Mami. Hindi! Hindi! Ano bang problema? Sabihin mo sa akin, anak. Nakita ko to sa kwarto namin. Susi to ni Daniel. Mami, relasyon sila ng asawa ko. Niloloko nila ako sa sarili pa nating bahay! Isang araw, hiniram ko yung kotse ni Daniel. Tapos pag-uwi ko, susoli ko na sana yung susi na yan eh. Kaya lang, naisip kong pumasok sa kwarto nyo. Eh, ang gulo anak. Nagligpit ako, inayos ko yung kama mo. Hanggang sa nawala na sa isip ko yung tungkol sa susi. Tapos, naalala ko na lang na nawawala na siya nung hinahanap na ni Daniel yung susi sa akin. Eh, hindi ko na talaga maalala kung saan ko nailapag. Eh, yung pala sa kwarto ninyo. Anak, walang ginagawa si na Katarina at Daniel. Hindi ka niloloko ng asawa mo. Maniwala ka. Totoo ba yan, Mami? Huwag ka nang magalit. Halika na. Balik na tayo sa party. Si Katarina. Mamaya mo na lang siya kausapin. Halika na. Susi ni Daniel sa kwarto ninyo. Katarina, pinagtakpan kita kay Nathan dahil ayoko lang masaktan ang anak ko. Hindi para konsentihin ko ano man yung ginagawa ninyo ni Daniel. Kung niloloko mo si Nathan. Mami, hindi ho. Umiiyak lang ho kasi ako ng gabi inatake si Mamo. Inalam lang po ni Daniel kung okay ako. Nagmamalasakit lang po siya sa akin. Mami, wala ho kaming ginagawa. Maniwala ho kayo sa akin. Katarina, hindi mo alam kung paano magalit si Nathan. Mami, nakita ko na ho. Wala pa sa kalingkingan ang kaya niyang gawin. Wala pa. Ayusin mo na yung sarili mo. Baka hinahanap ka ng Nathan. Sige na. Medyo na tagalan lang sa pag-deliver. Excuse me. Buti, bumalik ka na. Malapit na mag-start yung fireworks. I'm sorry. Nathan, sabi mo hindi mo na ako sasaktan ulit. Hindi naman, di ba? Nagalit ako, napasigaw, pero... Katarina, hindi naman kita sinaktan, hindi naman kita... ginalaw. Dahil nakatakas ako, pero hinabol mo ko. Para lamang kausapin ka. Nag-worry lang ako sa'yo. Natakot ako na baka kung anong mangyari sa'yo. Kaya kita hinabol. Yun lang yun. Katarina, I said I'm sorry. Hindi mo rin naman ako masisisi.
Nakita ko yung susi ni Daniel sa kwarto natin. Anong gusto mong isipin ko? Na hindi mo ko binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi mo ko pinagkakatiwalaan. Han, I trust you. I trust you. It's Daniel I don't trust. Well, anyway, alam ko na yung totoo. Kaya nga ako nag-sorry, di ba? And please, let's put this behind us. Margaret, bakit o? Mukhang nagkakamabutihan na si Emily at si Marco. Sigurado ho kayo? Matataranta ba ako ng ganito kung hindi? Kailangan hindi sila magkabalikan. Paano ho? Ang layo ko dyan. Eh di gumawa ka ng paraan. Hindi pa sabi mo may mga tao ka. Oo. Ano ang gusto gawin ko? Wala akong pakialam. Just do what you have to do. Basta't ang kailangan, hindi magkatuluyan si Marco at Emily. Sabihin sa'yo ang lahat ng kilos ko dito sa loob ng bahay mo? Alam mo kung anong tinutukoy ko. Anong binabala kong kay Marco? Wala akong binabala kay Marco. Ang gusto ko lang ay mabawi ang anak ko. Yun lang ba? O ginagamit mo si Daniel? Para maging malapit ka kay Marco. Bakit ba palaging bumabalik ang usapan natin kay Marco? Para ka namang obsessed, Jane. Asawa mo na siya, hindi ba? Mahal mo pa siya. Mahal mo pa ba si Marco? Kahit iba na ang minamahal mo. Sunta na marinig. Sino man ang siyang may-ari ng iyong puso. Mahal ko pa rin ang asawa mo. Minahal ko nang ganito. Kunin mo siya sa akin. Bakit sa tingin mo makukuha ko siya sa'yo, Jane? Hindi. At parang hindi ka ata sigurado. Huwag kang mag-alala, Jane. Hindi ko makukuha si Marco sa'yo. Kung mahal ka niya. Ang tanong, mahal ka nga ba talaga ni Marco? Mahal ako ni Marco. Mahal ako ng asawa ko. Ang bilis mo namang makalimot, Jane. Hindi ba iniwan ka na ni Marco para sa akin dati? Iba yun. Mag-asawa na kami ngayon. Naghihiwalay din ang mga mag-asawa. Hindi. Nangako si Marco na hindi niya ako iiwan. At kahit anong gawin mo, Emily, hindi ako papayag na masira mo ang pamilya ko. Habang buhay ka, maaari. Pero paano kung mamatay ka? Emilia! Layuan mo ang mami ko. Get out of our house! Get out! Kung yun ang gusto kong isipin niya, di sana hinalikan kita sa harapan niya. Bakit ba takot na takot kapag nakikita niya magkasama tayo? Ayoko lang na gulo. Gulo? Anong masama doon na nag-uusap tayo sa harapan ng mga tao? Katrina, sagutin mo nga ako. Sinasaktan ka ni Nathan, di ba? Mas nasasaktan ako sa'yo, Daniel. Ako? Oo. Nasasaktan ako dahil nandiyan ka. Malapit ka sa akin, pero hindi ako pwedeng lumapit. Hindi ako pwedeng makaramdam. Daniel, hirap na ako.
Halos sumabog na itong nararamdaman ko. Kaya kung ayaw mo ako masaktan, lumayo ka na lang. Katrina, hindi ko gagawin yan. Dahil alam ko, may nangyayaring hindi maganda sa'yo dito sa bahay na to. Pagkakamali ka lang yan. Walang nangyayari sa akin, okay lang ako dito. Hindi maayos si Nathan, Katrina. Alam mo yan. Kung ano man yung problema ko, ako nang bahala dun buhay ko to. Katrina, kung ayaw mo sa akin sabihin, hindi kita pipilitin. Pero sana huwag ka magtiis sa bahay na to. Huwag ka magpatalo. Ang dati kong kilalang Katrina, lumalaban. Katrina, lumaban ka. Lumaban ka, Katrina. Jane, thank you sa party, ah. I really appreciate it. Hindi pa nga ako nakakabili ng regalo ko para sa'yo. Oh, Jane, hindi na importante yan. The party is the best gift you can give me. Siguro nga. Dahil nakasama mo si Emily. Jane, walang kinalaman si Emily dito. Wala ba? Wala. Mahal mo ba siya? Hindi. Nakita ko kayo sa labas. Magkayakap. Jane, umiiyak si Emily. Pinapatahan ko lang siya. Marco, huwag nila akong lukuin. Muntik na nga kayo maghalikan eh. And don't deny it. Mahal mo ba ako? Jane, mahal kita. Asawa kita. Mahal mo lang ako dahil asawa mo ako. That's not enough, Marco. That's not enough. Jane. Emily, nakita mo na ba ang dyaryo ngayon? May artikulo dito tungkol kina Marco at kay Daniel. Hindi naman nila sinabi ang mga detalye, pero ikwento nila dito kung ano ang ginawang pag-aanunsyo ni Marco sa harap ng lahat ng tao na anak niya si Daniel. Kung ganun, alam na ng lahat. Ang pagkakaalam ng lahat, anak-anakan mo si Daniel. Pero, palaisipan pa para sa kanila kung sino ang tunay niyang ina. May good morning, sir. Hi, Perla. Morning. Ilathala ang kwento mo. Eh, para ano pa man ang henya. Para pagpiyastahan na lang ng lahat ng tao. Tsaka hindi naman natin alam kung anong nararamdaman ni Daniel. Baka ayaw din niya malaman ng mundo na ako ang ina niya. Alam mong hindi totoo yan. Perla, sino naglagay itong frames na ito? Ito po? Ito mo ito? Eh, si Ma'am Jane po. Nasaan pala siya? Naku, maaga kong umalis, nagpahatid kay Adrian. Saan nagpupunta? Wala akong sinabi, pero may dala siyang malaking bag. At saka meron nga pala siyang pinagbibigay sa inyo. Ito po.
I have to get away from you, from everybody. I need time to think. Sana gamitin mo din ang panahong ito para mag-isip. Pagbalik ko, sana malinaw na ang lahat sa'yo kung sino sa amin ni Emily ang totoo mong mahal. Dahil sa akin, malinaw na malinaw. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang, Marco. Dad, what's going on? Sabi ni Perla, umalis daw si Mommy dalang bag. Where is she going? Wala. Dad, anong nangyayari? Joanna, wala. Dad, hindi aalis si Mama, wala kang ginawa. Joanna, please. Welcome to Oriental Cebu Hotel, Mrs. Montenegro. Pahatid na lang siya sa room 32. Thank you. Enjoy your stay, ma'am. Daniel! Daniel! Bumalik ka na ba, anak? Dumadalaw ka lang pala. Gusto ko lang po sana kayong kamustahin, Mama. Huwag ka nang mag-abala, Dali. Hello? Ito ba si Mila Gedotti? Oo, ako nga. Nakita akong wanted poster ni Hugo Rivera. Nakita ko siya, Mrs. Gedotti. Nasaan? Sa Isla Corona, malapit sa Cebu. Papunta na ako dyan. May nakakita kay Hugo. James! Are you okay? Of course, I'm okay. May nangyari ba sa inyo ni Daddy? Wala. Huwag kang masyadong mag-alala. Nagbabakasyon lang ako. I'll be back in a few days. Nasaan kayo? Nasa Cebu. Pero hindi ako magtatagal dito. Nag-charter ako ng plane papunta sa island resort ng friend ko. Huwag ka nang pumunta doon, Mami. Umuwi ka na. Nathan, kailangan ko rin naman ng break. Ma, hindi naman kayo pwede mawala dito. Panal na po ako. Sandali lang ako. Hindi, Mami. Susunduin kita dyan sa Cebu. Nathan, wag na... Nathan? Hello? Sabi nung lalaking kausap ko, nandun daw si Hugo sa isang maliit na isla. Parang Isla Bernardo daw. Kailangan makarating tayo kagad yung James bago na tayo matulugan. Excuse me, miss. Paano ba kami makakapunta sa Isla Bernardo? Pwede pong barko or charter plane. Pero malakas po yung alon ngayon, kaya walang bakang lalabas. Oh, sige, yun na lang. Charter na lang kami. Charter plane po. Ayusin ko lang po yung papers mo. Pa-fill up po ako. Good afternoon, Mrs. Montenegro. Punta na po tayo ng Homer. Ando na po ang charter plane. Ready na po yung lumipad anytime. Thank you. Miss, ano ba? Kanina pa ako naghihintay dito. Ano bang nangyayari? Pasensya na po, sir. Pero delayed po ang flight. Di pwede. Kailangan ko umalis ngayon din. Pasensya na po. Miss. Yes, sir? Alam niyo ba kung saan ako pwede mag-rent ng private plane? Pwede ko po kayong samahan. Tara, sir. Bilisan natin, Miss. Nagmamadali ako. Ligtas ba yun? Basta tawagan mo pag nakarating kayo. Oh, sige. At parang napakatahimik yata ng bahay. Umalis sila, hinahanap si Mommy. Ano ibig mong sabihin, nawawala si Ma'am Jane? Hindi, nagbakasyon lang daw. Pero ramdam na ramdam yung tensyon sa paligid eh. Si Daddy saka si Joanna hinahanap to sa kaibigan nito. Pero hindi nila alam tinawagan na ni Nathan yung Mommy niya. Nasa Cebu lang pala sa isang island. Kaya ayun, susundan niya yung Mommy niya. Sana abutan nila. Kaso nga lang kakatawag lang ni Nathan eh.
Sabi niya na-delay daw yung flight niya, kaya ayaw nag-hire siya ng private plane. Katrina, bakit ba umalis si Ma'am Jane? Nagkakaproblema yata sila ni Daddy eh. Pero maayos pa naman to, di ba? Oo, dapat. Ganun naman yung mag-asawa, di ba? Inaayos yung problema. Hindi sumusuko sa isa't isa. Tanging kamatay lang yung makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Jane? Opo, gusto daw po niya mahabol si Mommy bago pumunta ng Isla Corona. Sir Marco! Ako, Sir Marco! Kailangan malinig yung balita! Halina kayo! Bakit? Halina kayo, bilis! Bakit? Sir Marco, tignan niyo kung mabilisan ninyo! Napag-alaman na isang private plane ang sumabog ilang minuto pagkatapos nitong mag-takeoff. Ayon sa initial reports, nasa ibabaw ng Cebu Strait na sumabog ang nasabing aeroplano. Walang kasiguraduhan kung ano ang flight details ng private plane na ito at kung sino ang mga nakasakay dito. Jane?